Good morning, everybody. I just want to give a comment regarding po dito sa nalalapit na laban ng ating pambansang Kamao na si Manny Pacquiao versus kay Kurt Thurman. As we can see, mga ka-cutie, kita naman natin kung gaano katindi magsalita itong kalaban ni Manny Pacquiao. Dahil sa simula pa lang, puro trash talk na yung kanyang binibitawang salita. Tingnan natin kung ano ba talaga ang magagawa na itong si Kate Thurman. Kasi mukhang bibig lang niya mabilis. Panoorin natin. Bunny rabbit, the way he hops around in the ring, the way he hops around in the ring, I never seen, I'm not gonna lose to no bunny rabbit. Believe that, okay? You know? So, hey man, look. You know, he's not Tupac, but he does a little hip hop, if you feel me, you know? You know, he ain't Tupac, but he does do a little hip hop. He's gonna hip hop and you don't stop until he gets dropped. You feel me? So, I mean, I love it, man. This is just gonna be a great fight, exciting fight. I'm the youngest, I'm the strongest, I'm the fastest, I'm the hungriest fighter he's ever been in the ring with, man. July 20th, it's the Keith Thurman Show. Thank you for coming out. Nakita naman natin kung gaano kayabang magsalita itong Keith Thurman na ito. Malalaan natin sa tunay na labanan kasi si Manny Pacquiao hindi ganito, hindi nagsasalita ng mga trash talk. Pakinggan naman natin yung ating pambansang Kamao kung ano yung mga reaksyon ni Manny Pacquiao sa sinasabi ng kanyang katanggali na si Keith Thurman. Panoorin natin ito, yung kanyang mensahe. What I can say is most of my opponent, they can easily say something before the fight. That's usually what I hear from them. That I'm easy opponent, I'm easy to beat. But the thing is, when we get to the ring, it will change the way it is. I choose Keith Thurman because he's an aggressive fighter. He's undefeated, and I believe that we can give a good fight to the fans. That's my first concern. I want to make the fans happy on that night, and I'm pretty sure that there's gonna be a lot of action in the ring, especially he said he's young. Did say who's young in the ring and on the July 20th trash talk before the fight, but let my punches, my fist say anything in the ring. As we can hear, ano, as we can see, ang ating pambansang Kamao, kung paano ang pagiging professional ng ating pambansang Kamao, maging sa pagsasalita niya, he never trash talk sa kanyang opponent. At sinabi niya nga, hayaan na lang natin ang ating Kamao ang magsalita sa ibabaw ng ring. So tingnan nga natin, ikumpara nga natin sa mga sinasabi nila at maging ni Kate Thurman, tingnan nga natin kung ano ba yung bilis na pinagmamalaki niya at sinasabi niya kaya niyang pahintuin ang karera ng ating pambansang Kamao sa ibabaw ng ring. At sinasabi niya na mag-retire na ito at pag nakalaban niya na ito, magre-retire na ito. At tuluyan ng bibitaw sa pagbabaksin. Panoorin nga natin, kumpara natin kung gaano ba silang dalawa talaga kabilis. Nakita natin, no? Kung mabibilang nyo lang po kung ilang suntok sa loob na isang segundo na bibitawan ni Manny Pacquiao. Ganyan kabilis ang muntok si Manny Pacquiao. Dito naman natin, ano, kung titingnan mo yung punching bag, lumubog na. At ito naman si Kate Thurman. Tingnan natin yung bilis ng Kate Thurman. Ngayon nagsasabi na pag-retiruhin niya ang ating pambansang Kamao. Sa palagay mo, kayo na humusga. Sa bilis na kanyang pinapakita, kaya niya kayang patumbayin si Manny Pacquiao. Hindi mo lang nalulubog yung kanyang suntok yung sa punching bag. Samantalang yung punching bag na ginagamit ni Manny Pacquiao, lubog-lubog. Pero ito, ayaw ko ba, nangyayari sa mga sinasabi na itong bagay na ito. So, kayo na po, humusga kung sino po mananalo talaga. Okay.
You know, I've dismantled veterans in the past. I've dismantled veterans throughout my whole career. I believe I would have destroyed Manny Pacquiao 5 years ago when he was with Top Rank. So at the end of the day, I've always been ready for this fight. I'm a world-class fighter. Manny's never fought a fighter like me who has the lateral movement, the speed, and the power. He's fought people, you know, that have speed. He's fought people that have power, but not all in one. And he's never fought somebody this young, this strong, this hungry. And you're gonna see, I'm gonna trip him up. His feet are gonna be so, he ain't gonna know what direction to move into. He's gonna be hopping over here, hopping over there, hopping, you know. At the end of the day, man, I know who I am as a fighter, and it will be proven come July. You know, I mean, I know he likes to quote Bible verses, so I'll let you know he's getting crucified. I'm destroying the legend of Manny Pacquiao. His legacy ends on July 20th, and my legacy begins. You know, he's had a tremendous career. He's an inspiration to many people, not just throughout the Philippines, throughout all of America, young boxers all around the world. I mean, he's just done so much, and we all love him. We respect him, and I'm respectfully gonna kick the shit out. I'm out of range.